baboy bawal sa Old Testament. Pero sa New Testament, ang sabi ito ay nalinis na daw. Nilinis nino ni Pablo sa panaginip. Dapat ang pag-usap, ang mag-usap diyan yung mga Bible scholar. Bawal ito sa mga Hudyo, bawal ito sa mga Kristiyano, supposed to be, at bawal din ito sa Muslim. Nalito siya dahil sa Old Testament may bawal ang pork, baboy. Okay. Sa New Testament nilinis na daw. Mm-hmm. Yan ang paliwanag diyan, na-touch namin to noon. Nilinis nino ni Pablo sa panaginip. Ganun yan eh, pero ayaw ko pumasok sa detalye na yan. Aba. Dapat ang pag-usap, ang mag-usap diyan yung mga Bible scholar. Mm-hmm. Once na may contradiction between old and new, problema 'yon. Okay? Pero isa pang gusto ko i-touch, ang Sharia, maaling magkakaiba. Okay. Sharia ni Moises, Sharia ni Abraham, Sharia ni Muhammad, ni Jesus, kasi mga batas to eh. Mm-hmm. Ang Sharia ay ibig sabihin batas, particular ito sa grupo ng mga tao at particular na panahon. Allahu Akbar. Okay? So maaring merong batas nung panahon ni Moises na hindi applicable sa batas ni Abraham. Mm-hmm. Mm-hmm. Maaring may batas sa panahon ni Abraham na hindi applicable sa batas ni Jesus. Tama. Opa. Okay? Ngayon, ang pork, kanino ba siya ipinagbawal at kanino siya pinahintulot? Tama, tama. So wala tayong matagpuan na katibayan na ito ay pinahintulot somewhere. Pinagbawal ito nung unang panahon at pinagbawal din ito sa ating panahon. Allahu Akbar. Kaya contradicting kasi mahihirapan patunayan ang isang mag-aaral ng reliyon na nilinis o pinahintulot ang baboy. Bawal ito nung unang panahon, bawal ito sa mga Hudyo, bawal ito sa mga Kristiyano, mm-hmm, supposed to be, at bawal din ito sa Muslim. So, mali, Ustad, na sabihin nilang bakit bawal kumain ng Muslim sa baboy? Hindi po ganun. Hindi. Bakit ipinagbawal ito? Pag tinanong ka, ba't hindi kayo kumakain ng baboy? Eh, ako dapat magtanong sa'yo, bakit ka kumakain ng baboy? Tama, subhanallah. Ako tinatanong eh, ikaw yung gumagawa ng mali. Subhanallah. Subhanallah. Nagtakantaka sila sa atin, mga Muslim eh. Mm-hmm. Pag may mga pagtitipon, ha? Hindi ka nakain ng baboy? Sir? Subhanallah. Subhanallah. Chatting namin yung logic, Ustad, ha? Eh, pumunta sila ng Saudi, ng Pakistan, okay, at kumain sila ng baboy doon. Sila naman yung tatanungin, bakit ka kumakain ng baboy? Subhanallah. Diba? Kung ba, nasa Muslim country siya. Tingnan namin yung logic, Ustad, ha? Kung dati, ipinagbawal ang baboy, tapos ngayon sasabihin mong nalinis na, bakit hindi nagbabago ang baboy na hanggang ngayon number one na sanhi ng sakit na baboy? Hindi naman luminis eh. Opo, na-hospital ang may paliwanag kasi dyan eh, na naginip si Pablo, nilinis, ganyan-ganyan, pinahintulot na daw. Ganyan daw, Sheikh, ano? Allahu Akbar. Mahirap, ano, mahirap tanggapin. Opo, opo, subhanallah. Mahirap tanggapin. Jazakallahu khair, ya Ustad, sa pagbibigay ng linaw sa katanungan. Ang pinaka-the best, payuhan na lang natin yung mga... Mm-hmm. Sa Muslim, wala tayong problema. Alhamdulillah. Aba, alhamdulillah. Hindi na kain ng baboy. Mga kababayan, lalo ngayon, merong swine flu, crisis, ang mahal, may sakit. Wag na kayo tubang kilig ng baboy. Lulusog pa kayo. May manok naman eh. May manok, may baka, may isda, uh-huh, gulay, magkito kayo. Wag na kayo kumain yan. Bawal na nga yan eh, sa pananampalataya. Binawal na nga ng Diyos yan eh. Huwag nyo na hanapan ng dahilan.